welcome to my channel, Seamans Wife Diary. Today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang KINEMASTER application para ma-edit yung ating video, lalo-lalo na sa paggawa ng vlog. Dahil ako ito yung pinakasimple pwede natin gamitin para sa ating pagba-vlog. Sa editing, lalo na sa mga beginners, ito yon yung maire-recommend ko sa inyo. So, paano nga ba gamitin? Please watch! Sa paggamit ng KINEMASTER, so kailangan nating mag-download ng application na KINEMASTER sa Play Store. Then, para masimulan na natin. So, ayan. Kikita natin. Ito yon. Then, maglalagay na tayo ng video. Dito sa media, dito tayo pipili ng ating mga video. And of course, bago sisimulan yung video, meron tayong pinapakita mga intro. So, lagyan natin muna ng intro. Abangan nyo ang next tutorial ko kung paano maglagay ng intro or paano gumawa. So, ayan na. I-insert na natin yung intro at saka outro. So, insert naman natin yung video. Play natin. Hi! So, ayan na. Gusto nating lagyan ng transition. So, ito pwede natin gawan. Pipili tayo dito ng pwede nating ilagay na transition. So, ganito yung mangyayari. Yon. And then, kung gusto natin lagyan ng music, ganito lang. Itapat lang natin itong linya na to dito sa starting line. And then, pindutin natin itong audio. Tapos, pwede na tayong pumili ng songs. Itong mga songs na meron dito is galing ito sa audio library ng YouTube. So, pwede kayong mag-download doon ng mga music. Para iwas copyright. Mga sound effects. So, ayan. So, in-add ko na yon. And then, kung masyadong malakas yung ating music, gaya nito, syempre hindi maririnig yon. So, kailangan natin hinaan. So, pipindutin natin ngayon yung in-add natin na music. Tapos, may makikita kayo dito na volume. Then, hihinaan lang natin ngayon. Okay? So, simulan ulit natin. Hi! Yan. Mina na siya. At kung gusto mo naman na yung video mo, pabibilisin mo o lalagyan mo ng speed. So, itatapat mo lang itong area or itatapat mo lang itong linya kung saan yung pinili mong video na bibilisan mo. So, ito. Tapat natin yan, tapos pindutin natin yung linya, yung may video. Tapos, ika-cut natin yan. Cut. Split at playhead. Yun. And then, kung hanggang saan yung speed, yung video na may speed, ganun ulit yung gagawin mo. Pipindutin mo ulit yun, may linya, tapos cut. So, ito na yung portion
ito na yung portion na lalagyan mo ng speed. So, pag pinindot mo yan, lalabas ito, may mga choices. Sa baba ng clip graphics, ito yung speed. So, iso-swipe lang natin, tapos pipili lang tayo ng, dadagdagan lang natin ng speed yung ating video. So, okay na siya. So, itong portion na to, mas mabilis compared dun sa isa. So, play natin. So, ayan, bumilis na yung video natin. Papakita ko din sa inyo kung paano maglagay ng letters dun sa inyong video. Pindutin natin yung layer and then text. So, ang gagawin natin, lalagyan natin ito, tapos ilalagay natin sa baba. And then, lagyan natin ng, ibahin natin yung font design. So, pwede rin ito mamili. So, ito yung pipiliin ko. So, ganyan na yung itsura. Tapos yung kulay white, kasi pwede natin palitan niya ng kulay. So, dito, portion na may puti. Pindutin yun, tapos ilagay natin, mamili tayo ng kulay. Mamili tayo. Okay, ayan na. Pili na natin. Gusto natin magkaroon ng magandang movement yung pagpasok nitong letters. So, lagyan natin ng animation yung letters para mas lalong gumanda. For example, ganyan. Then, i-play natin ulit. Hi! Ito yung extra job natin bilang mga misis ng isang. So, that's it. And then, last na ituturo ko is yung paglalagay ng sound effects. Paano ba tayo maglagay ng sound effects? So, gaya nito, usually dun sa mga mabibilis na video, dun yung lalagyan ng sound effects, yung mga funny sound effects. So, ganito lang yon. Itapat mo ulit dun sa portion kung saan matatawa kayo. Tinapat na natin dito sa portion na video na matatawa tayo. Hanap tayo ulit ng background na merong nakakatawa. Ayan yan. O di kaya usually yung ginagamit natin, yung nakakatawang sound effects. So, so ayan, naituro ko na sa inyo kung paano gamitin ang KineMaster. Sa susunod na tutorial, ituturo ko rin sa inyo kung paano gumawa ng intro, outro sa inyong video. Sana may matutunan kayo sa mga gagawin kong tutorial. Ito para sa mga misis na nagbabalak na gumawa ng vlogs. So ito na yung pagkakataon para matuto. At sana gustuhan nyo itong video na to, please leave a like and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na upload. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. Shout out pala sa bagong subscriber, si Miss Miracle. Salamat siya sa mga payo at encouragement. Alam, hanggang sa muli.